Mga kababayan ko dito sa abroad, makinig kayong lahat sa aking sasabihin. Upang hindi kayo matulad sa mga umuwi sa Pilipinas na gusto na naman bumalik dito sa abroad. Ako po ay nagpapaalala sa inyo na sana habang tayo ay nandito sa abroad, matuto tayong mag-ipon. Huwag tayong bumili ng hindi natin mga kailangan. Huwag tayong bumili ng ating mga pagarbo. Huwag tayong todo bigay sa ating mga pamilyang todo hingi. Instead, mag-ipon po tayo para sa ating future. Ang isipin po natin, pag-uwi natin sa Pilipinas, magtatayo tayo ng negosyo. Hindi yung uwi tayo sa Pilipinas, pag naubos na yung ating pira, ay babalik muli upang magpaalipin sa ibang mga lahi. Ladies and gentlemen, dito sa Qatar, Saudi, at saan man sulok, sa disyerto, sa Middle East, alam kong mahirap ang buhay maging isang OFW sa bansang ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pirang ating pinaghirapan, huwag po nating abusuhin upang hindi tayo matulad sa mga ibang OFW na halos 10 years, 20 years, 30 years na dito sa abroad ay wala pa ring ipon, walang bahay at walang siguradong future. Alam ko naman na wala tayong siguradong future, pero mas maganda kung magiging advanced yung ating mining technology na tiyatawag. Marami na, naglatan ako. So, pinambalawagan ko lahat ng OFW na labanan po natin. Sugpuin ang kahirapan. Huwag po tayong uuwi sa Pilipinas na walang ipon, walang pangarap. Dapat nandito tayo sa Qatar, nandito sa Middle East, nandito sa Saudi. Dapat habang tayo nandito, nagplaplano po tayo kung anong negosyo ang ating itatayo pag-uwi sa Pilipinas. Para hindi na tayo bumalik dito para muling magpaalipin at muling mawalay sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Napakahirap po, napakasakit sa damdamin ang mawalay at lumaki ang ating mga anak na wala sa kanilang piling at hindi natin nakikita at hindi tayo nakakapag-advise ng maayos dahil wala tayo sa kanilang tabi. Nandito tayo sa malayo at sinusugal ang buhay upang magsikap para maitaguyod ang pang-araw-araw na gastusin at pagpapaaral nila. Muli, pinapaalala ko sa inyo na huwag tayo bili ng bagay na hindi natin kailangan. Mga bagong sapatos, bagong cellphone, huwag tayong bibili niyan. Ang ating isipin, tayo'y mag-ipon, umuwi sa Pilipinas, magnegosyo para hindi na bumalik sa abroad. Yun lang mga idol, hanggang sa muli, ito si Litty Farmer, the only one advisor para sa mga OFW. Sabay-sabay po tayong uuwi sa Pilipinas na may ipon. Salot at magandang araw sa inyong lahat. Ako ay Juju Tina. Charen! Mayroon pa pala akong nakalimutan at higit sa lahat, kayo'y inaanyayahan upang mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pag-usapan po natin ang mga plano para sa pag-uwi sa Pilipinas.